So ayan, Paskong-Pasko na din dito sa airport. Ganda ng star. So paano ako magpipicture dyan? Wala akong kasama. Ayan. Buti pa si ate, may taga-picture. Ayan, so maaga akong umalis ng bahay kasi sabi ng kapatid ko baka traffic daw sa SLEX. So, nagbiyahe ako kasi wala nang umagahatid sa akin sa terminal. And then, first time ko ulit. Hindi naman first time. Ngayon lang ulit ako sumakay ng jeep kaya hindi ko alam kung magkano pamasahe. Tapos, pagdating ko sa terminal sa SM, instead na sakay na hahanapin ko, pagkain muna kasi gutom na gutom talaga ako. Kaya nag-shomay muna ako. So, parang mini breakfast, charot. Tapos yan, sumakay na ako ng bus papunta sa Buendia. So, sa Buendia ako bababa. And then, from Buendia, ayan, nag-taxi ako kasi hindi gumagana yung Grab ko. Kuya, mag-hi ka sa vlog ko. Hi. Hello. Ano pong name mo, kuya? Robert. Robert. Sige, bye-bye ko yung Robert. Thank you po. Hi. Ano po? Ingat po. Ingat ka. Bye-bye. Bye. O, diba, ang kapal na mukha ko. Nakipagkwentuhan ako kay Kuya Robert kasi ang tahimik sa biyahe. Tapos nalaman ko na taga Batangas din pala siya. So ayun, mabait naman siya. And then ayun nga, nandito na ako sa NAIA. So ayun, start na ng waiting game. So medyo napaaga ko kasi nga 8 PM pa naman yung flight ko. Ayun, so nandito na ako sa airport. So first time ko to magta-travel. Hindi naman pala first time, pero first time sa domestic. So ayun, update ko kayo kapag nasa Cebu na ako. So gutom na ako. Anong oras na? 3 PM sakto. So balik ako later. So ayan, actually nag-online check-in na ako kaya mabilis. So ngayon, waiting game na. 8 PM pa yung flight. And sabi ko nga, almost kaka 3 PM lang. So, kakain muna ako kasi gutom na gutom na ako. Teka lang, pakita ko sa inyo yung view dito sa airport. Ang ganda. So ayan, Paskong-Pasko na din dito sa airport. Ganda ng star. So paano ako magpipicture dyan? Wala akong kasama. Ayan. Buti pa si ate, may taga-picture. Makahigit nga din na isang magpipicture sa akin. Anyway, gutom na talaga ako. Kakain muna ako. 117 ako and mamaya ako babalik dyan. Kakain muna ako. Hindi ko pa makakapag-decide kung saan ako kakain. Nagpipicture kay ate. Ate, what's your name? Ay, Opo. I'm Lori Ruetas from Tacloban. Yay! Thank you, Ate Lori. So, nagpa-picture kami dito sa Cebu. Yes, thank you also. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye. Yan. So, after ko magpa-picture kay Ate Lori, nag-harap talaga ako nakakainin. Ate, ito. So, nung araw na yun, ang daming tao sa airport and halos lahat puno yung kainan. So, dito ako napunta sa TST. So, ayan, naka-order na ako and ito yung food ko, seafood rice. Tapos, merong ano, lumpiang Shanghai. Then, yun, Coke Zero. Yan. So, kumain muna ako and since pagod na rin naman ako maglakad, so, pinagalang ko yung kain ko. So, ayan, kain-kain. Habang naka-video, syempre, para may makisama sa vlog. Ayan. So, ayan, di ako nasiyahan sa kinain ko. So, naghanap ako ng kakainin. And then, nakita ko tong Jamaican patties. Actually, favorite ko to since nung high school pa ako. Dati nga, 20 pesos lang to. Ngayon, 55 na. So, ayan, bumili ako. And then, bumili din ako ng iced tea. And then, kinain ko habang syempre, nag-iintay. Tapos, nag-iintay na ako hanggang mag-boarding. Ayan, tapos natuwa ako sa Cebu pa kasi usually yung mga flight ko sa kanila is delayed. Pero that time, on time siya. And maaga kami nakarating na Cebu. Time check, it's 9:35. And dito na ako sa Cebu. Tawa ko na pa ako sa hotel. So yun, mag-grab na ako. Then diretso ko sa hotel. Then baka kumain. And then after that, matulog kasi antok na antok na ako. So balik ako pag nasa hotel na. Ayan, mga 30 minutes ako nag-antay sa airport kasi nagka-try ako mag-book sa Grab. Pero yun nga, wala pa rin ma-pick up yung Grab na app ko. So, I decided na mag-taxi na lang. And then ito, nung makarating ako sa hotel, ito yung first hotel ko dito sa Cebu, Express Inn managed by RedDoorz. So, sa ano siya, sa may downtown area siya ng Cebu. So, doon ko lang din nalaman sa friend ko na malapit siya din sa parang kumbaga Quiapo ng Manila. So,
safe naman dun sa hotel, pero pag nagpunta ka dun sa mismong downtown, dun na nga lang daw, be careful. So ito, yan, nasa 7th floor ako. And for tonight, mag-isa lang ako kasi susunod pa lang si Badette. Kasi nung malaman niya magpunta ako sa Cebu, she told me na she wants to travel Cebu with me. So, ayun. So, ito yung room ko dito sa Cebu. Ayan, binuksan ko na ang ilaw. Pakita ko sa inyo. At explain ko sa inyo ang itsura. I mean, pakita ko sa inyo. Okay, so yan guys. Nandito na ako sa hotel. So, time check. It's 10:30 na ng gabi. Medyo low, but na, I mean, pagod na ako. Pero before ako matulog, at before pagod itong kwarto na to, ay iro-room tour ko na muna kayo. So again, dito ako nag-check-in sa RedDoorz Plus at Jones Avenue. So pakita ko sa inyo yung room. Wait lang. Okay, so ito yung room. So pagpasok, since dalawa kasi kami dito ni Badette, so for tonight, ako lang muna mag-isa. And susunod si Badette bukas. So yan. So yung, ito yung bed. Ayan, complete sila ng hygiene kit. And we have towels there. So, yan, tapos ito yung bed. Aray ko po. Ayan, tapos yung headboard niya, yun, kumita niya may mirror. And then, ito sa likod, which is, nasa harap siya ng bed, itong TV. Tapos, ayan. At ito, may side table din. Yes, we have water here. Tapos yun, may sakit. Tapos, control sa lights. Ayan, they have Bible there. And there. And, ito yung, toilet. So, it is a toilet. Ayan. Ayan. So, ito, hi. Sobrang pagod na ako. So, may mirror tayo. May tissue dispenser. Ayan. We have yung rug. Tapos ito, yung shower niya. Naka-rain shower siya. Ayan. So, sobrang malina siya. And, okay naman tong room na to. Good siya for travelers lang. Like, for solo traveling. Or kapag kailangan mo lang talaga ng comfy na mapapag-stay yan. Ayan. And then, meron dito, parang yung city view. Diyan, mirror area na yung glass. So, kita ko yun, yung labas. Ayan. So, ayan, may aircon. Tapos, meron tayo dito, parang open-closet siya. Ayan. So, pipicturean ko din to and papakita ko sa inyo ng ayos. So, yan. Nakita niyo na yung room ko dito. Actually, mag-stay lang ako dito for 2 nights and then lilipat ako to another hotel para, you know, meron akong may vlog dun sa aking burnify.com na pwede maka-help sa inyo kung sakaling pupunta kayo ng Cebu para may mga mapagpilian kayo ng mga hotels. And I'll be honest with the hotel reviews naman din. So, ayun, medyo parang napakos ako, hindi ko alam. Or dahil galing na ako sa tulog kasi natulog ako sa flight ko. And nakatuwa lang yung Cebu Pacific dun sa flight ko na yun kasi I was like expecting na madedelay yung flight namin. But then, on time siya and ano, we landed like 25 minutes earlier. Yun. So, since may nakita akong chowking sa baba, so bibili muna ako ng food. And then pagkabili ko ng food, kakain, then siguro papahinga and matutulog na ako kasi sobrang pagod ako. So, yun lang, yun yung day ko ngayon. Parang yung day ko na naubos sa paghintay sa airport. Yes. Naging waiting game. Pero sabi nga nila, there's beauty in waiting. So, kailangan ko nalang mag-reflect kung ano yung beauty dun sa waiting na ginawa ko kanina. Anyway, yun guys. Medyo masama yung pakiramdam ko. So, hopefully, maging maayos yung pakiramdam ko. And, tomorrow night, dadating na si Badette. So, sunod ko siya sa airport. Then, makikita niyo ulit si Badette dito sa vlog ko. Ayan guys, ayan guys. Ngayon pala, suppose that iba, makita ko sa inyo outfit ko for today. Kaso, sobrang hazard din kasi nakabackpack ako. And, ito talaga yung outfit ko. Ayan yung dress. At, aking favorite na travel shoes. Itong white shoes ko na sa Breshka. So, ito at itong bag ko na to. As in, kakapadala lang to. Kakadating lang ng package kahapon. Yes. And
bigay ito ng mommy ko. Thank you, mommy. Hand-client siya. Yan. Sobrang bago ng bag. And, yes, detox siya din na si Cebu. So, ayan, gutom na ako. Kakain muna ako. Ay, teka lang guys. Tinatry kong ibaba tong blinds na to. Ayaw niya bumaba. So, sira siya. Ayaw ko pa naman ng ganito na naka-half open yung window. So, I think, kailangan ko mag-tiis. Kasi sira talaga siya, oh. Nonsense. Ayun. Yun lang. So, ayun guys. Pagbaba ko, sarado na yung choking. Kasi ni-room tour ko pa kayo. So, tatry ko mag-grab food. Kasi nga, anong oras na dito? 16 minutes na lang, mag-11 na. So, tatry ko mag-grab food. At sana meron. Kasi, gutom na gutom talaga ako. Ayun, balik ako sa inyo pagka naka-order ako at kakain ako. Okay, so nag-grab food ako. So, ayan. KFC. Guys, nakatawa kasi nag-grab food ako. Tapos, sabi ng driver na ma-deliver niya, Ma'am, ang lapit-lapit lang ng KFC. Only means hindi talaga ako lumabas na ng hotel para maghanap. Kasi nung nakita ko yung choking sa baba na sarado, tinamad na ako eh. At the same time kasi is pagod na ako. So, ayan. Yan na yung food ko. Ano bang meron sa food ko? Wait, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung food ko. So, meron akong creamy spaghetti, pasta. Tapos, I have here mashed potato and mushroom soup. Tapos, meron akong fun shots. And then, meron akong course, chicken and rice. Kaya naka-large yung drinks ko na Coke Zero. Yes. Hindi naman halatang gutom ako. Kasi actually, nung sa airport, sa NAIA, ang kinain ko lang ay yung kanina, yung pinakita ko sa inyo. Tapos, sobrang nabitin ako doon kasi kumbaga, almusal ko lang yun. Tapos ngayon, anong oras na? 11 na. So, parang pinaka-lunch ko lang to. Yan. Kaya ang dami dahil sobrang gutom talaga ako. So, kakain na muna ako. And again, good night guys. Thank you sa pag-watch ng vlog na to. At abangan nyo yung day 2 ng vlog ko. At ayun, thank you for watching again. God bless! So, I think nakarating sa destination ko. Ayan. Sa wakas, napagod ako.